kasal na ni Dilaw na pinagsama. And sa kuna, sa senior or may inspiration para sa pagdurog? Wala naman, based on like observation lang namin sa mga, siguro nakikita namin, friends or sa social media, pag nililibang namin yung mga sarili namin nanonood ng teleserye ni Dilaw, parang doon namin binibase yung oras ha. Kasi yun nga, masakit nga sa ulo minsan yung relasyon. Pero madalas, mabalik pa rin tayo kasi gusto ko natin yung relationship ko. Kahit mahirap. Thank you po. Thanks, Vince. Next is Chris Ramos from ABS-CBN's One Music. Hello po. Hello. So yung oras, ano yung word na yun? Ano yung ibig niyang sabihin? Ibig sabihin ng orasa ay hourglass. Tapos, kung bakit yun yan, bakit yun yung title niya? Kasi yung kanta mismo paulit-ulit kasi parang binabaliktad ng binabaliktad ng binabaliktad ng binabaliktad ng binabaliktad. Ganun yung, ganun po siya. Ako may question muna ako. Isa-isa. Bago ka... Pwede rin yung ulam nyo kahapon. Kahit ano ako dyan, binili mo sa tindahan. Sinirelate namin sa kung ano man. Gusto namin nagsusulat ng may layers para mapaglaruan din. Hindi yung tao, hindi yung utak nyo para maging makulit ng konti. Kasi masaya siya and satisfying. And yun yung parang para sa amin. Ng buong banda, tsaka sa chief lyricist, tapos ganun, nasabi din nila ko parang yun yung pagiging poetic pala sa ato. Okay lang po. Ito, medyo mahirap. Hindi nakakatulog, hindi nakakain, pero okay. Just na kung gusto mo bumalik or wala, or kung gusto mo masakit pa rin yung ulo mo na masaya ka o masakit yung ulo mo, na yun din. At saka kung meron man sigurong ituturo yung kanta, lalo na pag pinakinggan nyo siya, tapos inisa-isa nyo lahat na kung ano man nagaganap po nangyayari dun sa kantang yun. Para sa akin yung pinaka-lesson na mabibigay nyo is kailangan palagi dapat dalawang perspective yung tingin mo sa buhay. Parang ganun yung kantang yun eh, dalawang perspective yun, lagi, palagi. Kahit anong linya or pati yung sa mismong tunog, sa yung Alright, thank you. Sabi naman sa nagsusulat, meron talaga. Kasi, iniisip mo rin eh, parang nakagawa ka na ng ganong kanta. So, ano pa yung mga susulat. Pero, yung pressure kasi na yun, hindi rin namin siya ina-apply talaga sa amin. Parang tinatapakan namin siya. Pero, kung tanong is meron talaga. Hindi talaga, hindi mo maiiwasan yun eh. Darating ka pag oras na tahimik ka na or nag-iisip-isip ka na mag-isa. May isip mo yun na parang ang laki masyado ng kanta. Laki talaga. Solid na laki. Pero, makagawa pa kami ng isang ganun. So, let's go. Tsaka yung pressure na nag-apply yun sa lahat ng kanta. At saka sa bawat artist na kakilala namin. At sa akin mismo, nakaka-pressure siya. Pero yung pressure na yun, nagsisilbing drive yun para ito rin lang yung ginagawa namin. Kaya, stick to it. Yeah. Agree. Itong agree.